Sa ibang balita, tuluyan ang natapos ang laban ng boksingerong pambato ng Sarangani na si Kenneth Egano. Pumanaw siya matapos ang apat na araw na pagkakomatose kasunod ng boxing match na ipinanalo pa niya sa Cavite. Tinutukan niya ni Cedric Castillo. 8 rounds na nakipagbakbakan ang Sarangani Boxing Pride na si Kenneth Egano laban kay Jason Facularin sa kanilang match nitong nakarang Sabado na ginanap sa Imus, Cavite. Sa dulo ng laban, nagyakapan ang dalawang atleta pero bago pa man ilabas ang resulta ng boxing match, bumagsak si Kenneth at nawalan ng malay. Naitakbo na siya papuntang ospital nang i-anunsyong siya ang nanalo sa laban. Nakamedikal na naman. Tsaka bago umakyat ng ring, may doktor naman. Wala naman pong nakita na kung anong issue. Kondisyon yung boxer ko lumaban sa ring, first round hanggang 8 rounds. Yung bumalik na yun sa corner namin, kasi blue corner kami, bumalik na doon. Yun yung nagsabi sa akin nga, coach, parang nahilo ako. Comatose na si Kenneth nang dumating sa ospital dahil di umano sa namuong dugo sa kanyang ulo. Bumuhos ang mga panalangin para sa kanyang paggaling at para sa kanyang mga magulang na lumipad galing Sarangani. Pero kahapon, matapos ang apat na araw, bumigay na ang katawan ng 22 anyos na boksingero. Parang akong hinimatay doon sa ospital, ikuwagdo. Pero wala na akong magawa. Kasi ano eh, wala na siyang buhay. Kasi hanggang ngayon hindi ko pa natanggap na patay yung anak ko. Hindi na matutupad ni Kenneth ang pangarap na iahon sa hirap ang mga magulang tulad ng kanyang idolo at kababayang si Manny Pacquiao. Isang pangarap na bit-bit na ni Kenneth kahit noong bata pa. Mahirap tanggapin kasi mahaba lang yung pinakita niya sa amin. Ang kabutihan niya sa mga tao. Sabi ko, bakit si Kenneth pa? Ang mabait naman yung anak ko. Pero paano, wala akong magawa kasi nung umalis sila ng Jensen, buhay pa. Magbalik niya bukas doon. Nakaburol ngayon si Kenneth sa Imus, Cavite habang inihahanda ang flight pauwi sa Sarangani. Tulala ang kanyang ama na siyang saksi raw sa tibay ng katawan at pagkatao ng anak. Pag mas akit ka na, matapang ka na pa. Wala nang boxing bukas. Yung sanita niya. Wala nang boxing bukas. Oo, ngayon lang. Suntok ka ng suntok. Oo. Matapang bata. Kanina, dumating ang mga opisyal ng production company ng boxing match ni Kenneth. Nangako sila sa pamilya na aasikasuhin ang lahat. Nasettle na po yung hospital bills. Baka hanggang bukas yung ating burol ni Kenneth dito. Settled din po yan. And we're working with the airlines para matransport na po yung body ni Kenneth. Everything po ay shouldered by Senator Manny Pacquiao. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 Oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.